Hello guys! Welcome sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon, maglalatag na naman tayo ulit ng fiber cable. Okay, pero this time, hindi to new subscriber. Lumang subscriber na natin siya. Yun nga lang, previously, wireless yung gamit natin sa client. Ngayon, papalitan natin siya ng wired. At dahil doon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung advantages at disadvantages ng isang wired connection compared sa wireless. Kita nyo naman, naka-full battle gear na tayo. Yung ating fiber toolkit, nandito na. Yung ating harness. Siyempre, yung panglaban sa init. Yung ating magic hat. At yung ating fiber cable. So, yung layo ni client guys sa bahay or dito sa ating server is malapit lang, mga 80 meters lang. Okay? Challenging lang is yung mga puno. Kung saan natin i-attach yung ating fiber cable kasi marami tayong punong dadaanan. Yun nga guys, samahan nyo po ako sa video natin today. Time check. Maaga pa. Kaya simulan na natin guys. Okay guys, so before tayo sumabak ng bakbakan, syempre shoutout muna natin yung ating malulupit na mga kapis wifi. Unahin na natin si Sir Iskerda Ruma and family from Butuan City. Next natin is si Sir Bal Istioko. Si Sir Bal is isang tropa natin na nagmo-motovlog. Pwede nyo pong i-check yung channel niya kung mahilig din kayo sa motovlog. Next natin is si Sir Jack Katadman from Kitautau. Hello po sa iyo sir at sa lahat ng mga taga Kitautau. At saka si Sir William Ramayla na hindi nag-skip ads sa mga video natin. Maraming salamat sa iyo sir at sa support. At saka special shoutout na rin guys kay Jason Arsina at kay Sir John Pajardo para sa ating mga first commenter and viewer sa last video natin. Salamat po sa inyo at sana hindi po kayong magsawang manood at mag-comment sa mga videos natin. Nandito na tayo sa bahay ni client. Okay, so makikita nyo, nandun yung antena na gamit natin as repeaters. Ang gamit natin dyan guys is compass na EW71. So pwede po yun. Pwede po natin siyang gawing CPE sa ating mga PPPOA. So siya bali yung receiver tapos mayroon siyang router sa loob para doon natin i-register yung PPPOA account niya. So yan yung papalitan natin ng fiber line. Okay naman siya. Pero yun nga lang, kapag masama yung panahon, medyo mahangin, medyo maulan, ayun, nagkaka-problema yung connection natin. Medyo pawala-wala. Yun, yun naman yung advantage ngayon ni wired. Regardless kung anumang uri ng panahon meron tayo, bagyo man yan, or malakas na ulan, or kung ano-ano pa, ang connection natin is still stable. Okay? Basta wala lang putol. Maganda pa rin yung connection natin. Not like kapag wireless, yun na. Pag masama yung panahon, affected siya. Especially kung gumagalaw-galaw yung antena, nawawala siya sa alignment. Okay, so as of now, tatlo na yung ating cable dito ng wire. Wala kasing poste dito na malapit, kaya sa puno lang muna. Medyo risky siya pag humangin. Lagyan mo lang ng allowance para at least safety. Yung next na pag-uusapan natin is about naman sa weeder. Yung wireless, napaka-delikado po niyan. Especially kapag kumikidlat. Kapag minalas, tinamaan yung ating mga region ng kidlat.
wasak. May mga preventive action naman tayong pwedeng gawin, like paglalagay ng arrester, mga ganun. At least yung radio lang yung masisira, hindi na maapektuhan yung ating router at saka yung mga PUE kung ano pa man. So yun yung isang disadvantage ng wireless, ikado siya sa mga kidlat. Compared mo sa wired, wala. Wala tayong dapat katakutan sa kidlat. So yun yung isang advantage na naman ng wired connection pagdating sa weather. Weatherproof siya. Okay guys, so reviewin lang natin yung ating wireless versus wired comparison. Dito muna tayo sa loob ng bahay at medyo masama yung panahon, biglang umulan. Number one, yun na yung installation. Well, pareho, madali lang naman silang i-install. Depende siguro, for example, sa wireless, kung kailangan nating maglagay ng mahabang tubo para magkitaan yung dalawang CPA between clients and your base station. And then, sa wired naman, kung malalapit lang, mga within meters lang yung distance, madaling-madali. Madaling-madaling maglatag. Yun nga lang, kapag medyo malayo na, mga nasa 2 kilometers, 3 kilometers, medyo nakakapagod na maglatag nun. Kukulangin yung isang araw natin makapaglatag. Kasi isasabit mo pa yun sa mga puno or poste. Pero kapag malakihan na yung network mo, for example, sa mga poste, meron ka ng knapbox na parang PLDT globe style ng distribution, madali lang din. Siguro, pagdating sa installation, pareho sila. Depende na lang sa setup. Pagdating naman sa weatherproof, syempre, lamang na lamang yung wired connection, guys. Kasi nga, hindi tayo matatakot sa kidlat. Kasi hindi naman affected ng kidlat yung wired. Not like sa wireless, matatakot tayo kapag medyo kumikidlat. Kasi pag minalas, pag natamaan yun, syempre, wasak, sunog. Kung wala kang surge protector, damay pa pati router natin. Kaya dito tayo sa wired, syempre. Pagdating naman sa stability, or gaano nga ba ka-stable yung connection natin between our base station to our client, obvious naman guys, stable na stable syempre yung wired. Basta tama lang yung ating pagkaka-terminate ng cables, syempre yung mga magagandang klase devices yung gagamitin natin, like gigabit na switches or fiber switch kung magpa-fiber tayo, di maganda talaga. Compared naman sa wireless, hindi siya stable. Especially kung masama yung panahon. Magtataka ka na lang kapag umuulan, sigurado maraming tatawag sa'yo na clients at nawala yung connection nila. Pagdating sa stability, dito tayo sa wired. Siyempre, dahil business nung pinasok natin, kailangan natin ng permits. May previous video na tayo nun about sa permits na related sa internet business natin. Napag-usapan na natin dun kung anong mga permits yung kailangan natin kapag wireless distribution yung gagamitin natin. Or wired. Marami tayong kailangan i-comply kapag wireless. Nandiyan na yung permit to purchase, permit to possess, RSL, at yearly pa yun guys, may renewal. So, di ba, masakit sa wireless. Not like kung wired yung gamit natin. Nangangailangan lang tayo ng bus at saka joint pole agreement kung makiki-attach tayo sa mga poste ng ating electric distribution utility. Pagdating dito sa permits, syempre lamang na lamang dito si wired. Pagdating naman sa cost, well guys, depende po yun sa ating deployment. Sa small scale, kung within meters lang yung distance, up to 1 kilometer, sabihin na natin, makakabili ka na fiber optic cable na 1 kilometer. Kung with telco brand, makakabili ka lang ng 1.5. Kung yung new brand naman, mga 4,000, mga ganun. Compared mo sa wireless, so kailangan mo ng dalawang CPE, kung P2P. Yung deployment natin. More or less, 2.5 yung pinaka-minimum nun. So, 2, so 5K. Medyo lamang si wired pagdating sa cost, pag malalapit lang yung ating clients. Pero, ibang usapan na kapag malalayo na, kapag mga 5 kilometer, 3 kilometer and above, medyo lamang na si wireless. Kasi kahit hanggang 10 kilometers pa yan, bibili lang tayo ng light beam na Jinto, so kayang-kaya na. Pero, depending nga po yun sa ating type of network na gagawin. Mostly naman sa atin is pang small scale pa lang naman, mga maximum 10 kilometers siguro yung ating clients. Pagdating sa cost at installation, lamang dito guys si wireless. Yan, so bibigyan natin siya ng +1. Pagdating naman sa maintenance, pag nagka-problema yung wireless, well, madali lang naman siya. Kailangan lang natin ulit i-align, especially kung masama yung panahon, hinangin. Siyempre, ma-disalign yung ating mga CPE or antenna. So, i-align lang natin, okay na. Pagdating naman sa wired, dito medyo challenging, okay? So, kung example, maputol yung ating fiber optic cable,
Kasi hindi natin maiwasan, may mga tao talaga na masaya sila na nakaperwisyo ng kapwa. Sinasadya nilang putulin, mga ganun. Especially kung nasa city ka, medyo maraming loko-loko. Hindi naman siya nangailangan ng talagang maintenance, basta hindi lang siya maputol, okay na eh. Pero yun nga lang, pag naputol, kasi hahanapin mo pa yung kung saan naputol. Ang banda, especially kung masyadong malayo yung latag mo, mahirap maghanap ng putol. Not unless meron kayong mga mamahaling like yung OTDR at saka yung fusion. Kaso nga lang, mahal. Pagdating sa maintenance, mas para sa akin, mas madali dito kay wireless. At dito naman sa skill ability or yung for example in the long run gusto mo magpalawak ng network, well, madali syempre kay wireless kasi bato mo lang dito, bato doon, bato dito, i-secure mo lang yung line of sight, okay na. So si wired talagang kailangan mong maglatag ng maglatag para lumawak yung reach mo. Okay, pero isipin nyo to guys, bakit yung PLDT, yung globe, wired yung ginagamit nilang distribution pagdating sa mga bahay-bahay ng kanilang mga clients? Hindi ako sure, pero siguro, yun nga, number one is yung permits. Malaki yung lugi nila since yearly may renewal kapag wireless yung gagamitin. Kung ako siguro ang mag-scale soon, so gagamitin ko yung dalawa, syempre. Kung medyo malayo na, from point A to point B, gagamitan ko ng P2P. Then sa point B, lahat ng mga clients na target clients ko dyan, ang gagamitin kong distribution is wired. Siguro doon mas makakatipid tayo since mga dalawang radio lang yung involved from point A to point B na kailangan natin ng permits. Then the rest wired na. O, diba? Pwede. Okay, pero nasa sa inyo na yun guys kung saan pabor. Kung meron naman tayong enough na budget, maganda talaga si wired. Yun nga lang, talaga mahaba-habang latagan yung gagawin mo. Pero one time, big time naman yun guys. For example, maglalatag ka in your whole municipality. Okay, so kailangan mo ng mga drop wires, snapbox, OLT, at kung ano-ano pa. Then after nun, madali na lang. From your snapbox, parang PLDT globe style nga, diretso na agad yun sa bahay. Okay? So pagdating sa scalability, mas lamang si wireless. Mabilis kang makakapag-scale. Dito tayo kay wireless. Ayan guys, yun yung mga 7 points natin na sa tingin ko may pagkukumpare natin yung dalawa. So yun nga guys, no? Ikaw na bahala kung anong piliin mo sa dalawa between wireless or wired sa iyong network deployment. Mapapayo ko na lang kung malalapit lang naman yung clients, guna po tayo sa wired. Like dito sa akin, talagang preferred ko yung wired na connection since mga kapitbahay lang naman yung kinikater ko. Or kung medyo malayo-layo na yung mga clients natin, pwede nating i-combine yung dalawang technology, wired at saka wireless. Okay, para medyo makatipid tayo and then wala tayong masyadong problemahin pagdating sa permits later or sooner. Okay, so ayun nga, medyo masama yung panahon. Inabutan tayo ng ulan. Kaya hindi siguro natin matatapos today. Siguro pag huminto na. So hanggang dito na lang siguro guys. Sana may natutunan kayo sa ating video today. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod nating videos.